pagbayo ng bagyong Rolly dito sa lalawigan ng Catanduanes, particular dito sa bayan ng Catanduanes na unang hinagupit ng bagyong Rolly. Lubhang naparalisa. Estimated damage po, 65% ng mga light materials ng bahay ang sira. Nistulang dagat na naglalakihang bato, troso at lahar ang rumagasa sa lugar na ito. Yun nga, sa may sagingan na yun, meron daw isang bahay doon na totally na wash out na. Isa lamang po ito sa napakaraming mga sasakyan dito sa subdivision na talagang napinsala dahil sa pananalasa ng bagyong Rolly. Yun ang experience na hindi ko na malilimutan habang nabubuhay. Iba pa ang bahagi ng Bicol Region at Calabarzon, nagtamo rin ng matinding pinsala. Bilang ng patay, 16 na. Sa paglayo ng bagyong Rolly, pag-aho naman sa unos ang kailangang bunuin. Mula sa pinamalas itong bagsik hanggang sa pinsalang iniwan ng bagyong Rolly, tinutukan ang inyong liga ng katotohanan sa iba't ibang lalawigan. Kabilang sa mga magbibigay ng update si Salima Refran, live mula sa Albay. Pinakamaraming namatay sa ngayon sa Albay dahil sa hagupit ng Super Typhoon Rolly, ang pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa ngayong taon. Tila inilibing naman sa baha, bato, putik at lahar ang maraming bahay at ari-arian. Mula sa Legazpi City, saksi live si Salima Refra. Salima? Pia Igan, isang araw nga matapos madalas ang Super Typhoon Rolly, mas nakikita na ang tindi at lawak ng pinsala sa Bicol Region. Hindi lang basta masamang panahon. Kundi nagangalit na super bagyong Rolly. Rumagasa ang kulay putik na tubig sa Kamalig, Albay. Bumulwak ang tubig sa nagibang bahagi ng dike. Pinadapa ng matinding hangin ang mga puno. Binayo pati loob ng isang mall sa bayan ng Pulangi. Ito na yung loob ng mall ngayon. Yan na yung pinsala. Nasaksihan ng ating kasamahang si Ian Cruz ang bagsik ng bagyo sa Pulangi. Kung titingnan ng mapa sa silangang bahagi ng bansa nagmula ang bagyong Rolly, pero ayon sa mga residente, nang paalis na raw ito at patungo na sa kanlurang bahagi sa direksyon ng Quezon, doon na raw naramdaman ang mas malakas na bugso ng hangin. Kaya ang resulta, nakahilig na mga poste dito sa kalsada. Balot na makapal na putik ang sentro ng bayan. Habang sa bayan ng Daraga, may kahalo pang lahar ang ragasan ng tubig sa Yawa River. Kanina grabe, halos nasagsagan. Kapansin nyo, pagkatapos kang ano kayo, kang baha, puro na yung lahar. Lubog din sa lahar ang mga kagsawa ruwets. Kanya-kanyang hukay upang maisalba yung mga gamit na pwede pa nilang mapakinabangan. Ganyan din ang namerwisyo sa bayan ng Ginobatan. Ang mga residente rito tila nakipagpatintero sa mga bato, putik, pati troso. Mistulang dagat na naglalakihang bato, troso at lahar ang rumagasa sa lugar na ito nang manalasa ang Super Typhoon Rolly. Sa dami ng mga ito at sa bilis ng pangyayari, maituturing talagang himala ang makaligtas mula rito. Kabilang sa mga nakaligtas ang mag-asawang senior citizen na sina Sofia at Romeo Morga. Di bali na raw na wala silang naisalbang gamit, basta't buhay at may tsansang makapagsimula ulit. Habang inaano yung mga gamit ko, umiiyak na ako. Wala na yata ditong titira. Nakakatrauma naman. Habang lumilikas sa binabaha nilang bahay, nabaon daw sa putik ang paa ng mag-asawa. Pero buong lakas na hinugot ni Tatay Romeo ang kanyang paa sa putikan, saka iniligtas ang misis. Binutas ang bubong kung saan sila dumaan at magkasamang nakaligtas. Matanda na ako, 77 years old. Yun ang experience na hindi ko na malilimutan habang nabubuhay. Pero hindi lahat simpalad nila. May mga natagpo ang patay sa putikan.
Hindi bababa sa 10 ang patay sa Albay, dulot ng pananalasa ng Superbagyong Rolly, ayon sa Office of Civil Defense, Bicol Region. Habang ang iba nawawala matapos umanong matabunan ng nagibang bahay. Kundi di kami naganda ng ganun, mandatory o forced evacuation, sigurado ay mamatay. Pati ang mga hayop, kinailangan ding i-rescue sa kasagsagan ng bagsik ng bagyo. Yung mama nitong aso namatay, actually po hindi to sa amin. Kasa kapitbahay namin, ay naawa lang po kami kasi kawawa naman yung pitong aso. Sa Camarines Sur, animoy sumisigaw ang kalikasan sa lakas din ng hangin. Maraming bahay rin sa Kamsurang nalubog sa baha. Nawasak pati mga establishmento at bumagsak ang mga poste. Dahil dyan, isinailalim na sa state of calamity ang Camarines Sur. Habang binabayo ng bagyo ang Camarines Sur at Albay, tanong ng netizens, nasaan ang Pangulo? Bakit absent siya sa briefing kahapon? Huwebes nang malamang may tatamang bagyo sa bansa. Pero bakit kahapon lang daw kung kailan naglandfall ang bagyo ay sakalang nagbriefing? Sagot ng presidential spokesman, Dahil inaasahan po nga natin yung landfall kahapon, no? At saka sa totoo lang po, araw ng Linggo naman yon. Pero miski araw ng Linggo po, nandito po lahat yung kalihim para nga po iparating ang kahandaan ng gobyerno sa pagbibigay ng tulong dun sa mga nasalantan. Bakit lang kahapon? Kasi kahapon naman po pumasok yung bagyo, no? Bago pa man daw tumama ang bagyong Rolly, ay may mga briefing na ang NDRMC. Absent din sa gitna ng hagupit ng bagyo ang 10 LGU official na pinagpapaliwanag ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Sinabi niya yan sa meeting kanina kasama si Pangulong Duterte. Bago yan, nag-ikot ang Pangulo sa Albay, partikular sa bayan ng Ginobatan. Nakipag-usap siya sa ilang residente na nagsumbong tungkol sa mga illegal quarrying operation sa lugar. We will look into it. I will ask Secretary Villar and Secretary Simato could have knowledge about these things kung may magawa sila. Nag-ikot din sa ilang lugar sa Bicol si Vice President Lenny Robredo. Bumisita siya at namahagi ng relief goods sa paaralang ginawang evacuation center sa Calabanga, Camarines Sur. Pag tinignan mo sa labas, parang wala lang nangyari. Pero pag pumasok, ganun po nangyari. Ito yung kita niya. Again, mabuti na lang at yung mga evacuation. Nakatakda rin magpuntang Albay at Catanduanes ang Vice Presidente. Samantala, Pia Egan, malaking bahagi pa rin ng Region 5 ang walang supply ng kuryente hanggang sa ngayon. Live mula nga dito sa Legazpi City sa Albay, kasama ang ulat ni Ian Cruz. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Nagpapasaklolo ang probinsya ng Catanduanes na isa sa pinaka-napuruhan ng Bagyong Rolly. Walang supply ng kuryente, walang cellphone signal at problemado pa sila sa supply ng tubig. Ang tugon ng national government sa pagsaksi ni Emil Sumangit. Hanging tila latigong humahampas sa mga bahay. Nakayang tumuklap ng bubong. At tumangay ng tao. Ito yung pinakamalakas na pagbayo ng Bagyong Rolly dito sa lalawigan ng Catanduanes, particular dito sa bayan ng Vera. Walang magawa ang mga residente kundi magtago. Oh my God! Sa kasagsagan ng hagupit ng Superbagyong Rolly kahapon, ang Bato Catanduanes kung saan unang naglandfall ang bagyo, hinambalos ng hanging pang signal number 5. Maikukumpara sa Bagyong Lawin, ang unang pagkakataong umabot ng super typhoon ng isang bagyo mula nang ipatupad sa bansa ang kategorya noong 2015. Pagupa ng hangin at ulan, heto ang iniwan. Mga punong tila mga patpat na binali ng hangin. Mga bahay na tuklap ang bubong, ang iba dinurog ng malakas na hangin at ulan. Mula sa Virac hanggang sa Pandan, pati sa bayan ng Viga hanggang Gigmoto, apektado. Mula sa mga bahay hanggang sa seawall, bakas ang bagsik ng bagyo. 10,000 bahay ang na-wash out dahil sa 5 metrong taas na storm surge. Based on aerial survey ng OCD, estimated damage po, 65% ng mga light materials ng bahay ang sira at about 20% ng mga
mga malalaking bahay ang may damage. 400 million po ang estimated damage ng abaka. Other crops po, mga 200 million. Walang supply ng kuryente, walang signal ng telco, pati nga supply ng tubig apektado. 90% ng mga electric post sira ayon kay Catanduanes Governor Joseph Cua. Kahit ang national government, hirap silang makontak kahit binigyan na ng satellite phone si Governor Joseph Cua bago tumama ang bagyo. Yung tama ng bagyong Rolly, kung kumpara natin sa nakaraan ng super typhoon like bagyong Rusing 1995, yung huli po is yung 2016. Typhoon Nina, mas malakas po itong bagyong Rolly. Ayon sa kumpanyang Globe, sinisikap daw nilang maibalik na ang linya ng komunikasyon bukas. On the ground na raw ang mga tauhan nila. Pahirapan lang daw makaraan sa mga kalsadang may debris. Ang SMART, nagtakda na ng mga tauhan para ayusin ang komunikasyon sa mga lugar na apektado ng bagyo. Handa raw silang tumulong sa mga lugar na apektado ng Rolly. Iniutos din ng National Telecommunications Commission na mag-deploy ng libreng tawag at libreng charging stations ang Globe at SMART, ang pinakamasaklap. Mga buhay na hindi na maibabalik. Hindi bababa sa 6 patay base sa tala ng Office of Civil Defense Region 5. 5 naman sa tala ni Governor Cua, 4 ang sugatan. 15,000 pamilya o 68,000 individual ang apektado. Doble dagok pa dahil sumabay sa pandemya ang pagdama ng superbagyo. Kaya ang provincial government nagpapasaklolo. Kabilang sa mga hinihiling dagdag na food packs. Kulang na kulang ang pondo talaga namin dahil nga nasa gitna tayo ng pandemic na kung saan yung mga fund natin for relief ay uno nang nagastos. Bukas magpapadala ng C-130 para sa relief operations. There will be 2 flights that will be allocated to Catanduanes bringing their in family food packs and other food non-food items. And again, we will ensure that there will be water that will be included on that flight. Yung isang barko po natin na nag-take shelter lang nasa Bacolod ngayon, pinapabalik na po natin para pwede natin gamitin yun para magkarga ng mga relief goods kasama ng tubig. Ako si Emil Sumangilang inyong saksi. Ang bagis ng bagyong Rolly na halos sinlakas ng super bagyong Yolanda, dama sa iba pang panig ng Luzon, kaya inilikas sa maraming pamilya. Ang problema, hindi na raw nasunod ang ilang health protocol sa ilang evacuation center. Saksi, sina Sandra Aguinaldo, Darlene Kai at Marie Zumal. Sa baksik ng hangin at ulang dala ng super bagyong Rolly, nawasiwas ang mga puno pati hanging bridge. Tumaas ang level ng tubig sa ilog at nalubog sa baha ang maraming bahay sa Marinduque. Bubong na lang halos ang nakikita sa taas ng baha. May mga nalubog pang sasakyan. Sa barangay Tabige, sa bayan ng Buwak, mahigit 200 pamilya ang inilikas. Sa paghupa ng baha, perwisyo naman ang makakapal na putik. Ano po yung tubig sa labas ang gagawin po sa loob? Reklamo pa ng ilang residente na kadagdag daw sa baha ang pagkasira na itinatayong dike na magsisilbi sana proteksyon sa komunidad. Kasi dapat doon dinikit nila yung dike doon sa dulo doon. Iniwan kasi ito ng isang contractor. Kulang sa simento ang pagkagawa nila ng ano. Sinusubukan pa ng GMA News makuha ang panig ng DPWH Marinduque kaugnay nito. 12 years na nandito po, ngayon lang po ito nangyari. Ang maraming residente ng GSIS Sierra Verde Subdivision sa Batangas City, nagulantang naman sa bigla ang pagtaas ng tubig dito kagabi. Pahirapan ang pag-rescue sa lampastaong baha na pumasok na sa ilang bahay. Ang isang senior citizen kailangan pang idaan sa bintana para masagip. More than 70 plus po. Yung mga individuals, bata, matanda, there was even a paralyzed person na na-recover po natin. Most of them po nasa roof. Ang inuna po namin yung mga nasa yung sa mabababa na na bahay, yung walang second floor. Dagdag hamon pa dahil may kailangang i-rescue na positibo sa COVID-19. Maraming challenges doon sa ating ginawang rescue operation to be consider itong ating pinagdadaanan. Itong COVID. Ang itinuturong sanhi ng pagbaha sa lugar, walang madaluyan ang tubig dahil sa paghambalang sa drainage ng mga punong pinatumba na nagdaan pang bagyong Quinta. Tinanggal na rin agad ang mga yan.
Pagbalik ng mga residente, makakapal na putik ang sumalubong sa kanila. Isa lamang po ito sa napakaraming mga sasakyan dito sa subdivision na talagang napinsala dahil sa pananalasa ng bagyong Rolly. Kung makikita niyo po, pinasok na po ng tubig, ng putik yung kanyang sasakyan, kaya naman po nasira na ito. Ang kwento po sa atin ng may-ari ng sasakyan na tumanggi ng magpa-interview, nung mapansin daw po nila na tumataas na yung kulay putik na baha, sumakay na yung kanyang buong pamilya sa sasakyan para lumisan mula dito sa subdivision. Pero inabutan sila ng baha at tumirik ang sasakyan, kaya wala silang nagawa kundi lisanin na ito. Kung may mga residenteng may mababalikan pang tirahan, mayroon namang tila wala na. Nawasa kasi ang ilang bahay na gawa sa light materials na nakatayo sa bahagi ng Laguna, Dibay. Dito sa Purok 3, Barangay Palingon, Calamba, Laguna, ilang bahay yung napinsala dahil sa pananalasa ng bagyong Rolly. Yun nga, sa may sagingan na yon, meron daw isang bahay doon na totally na wash out na, wala nang bakas na natira dahil sa lakas ng alon at hangin kahapon. Yun namang isang bahay na yon, natanggal na yung pundasyon, pati na rin yung pader. Malakas po ang hangin, lalakad po ng alon dito kagabi. Kaya po, natuluyan na rin pong gumihod yung isang bahay. Ano ko po, pag bumagsak yun, sasandal naman po dito sa bahay namin. Kaya hindi ko po maiwan. Kaya po, nandito po ibang gamit. Baka po maanod lang lahat. Kung may mga kagaya ni Mang Orlando na hindi lumikas, may 27,000 residente naman sa buong Laguna ang dinala sa mga evacuation center. Hindi natuloy na sunod ang physical distancing. Wala naman po kami magagawa eh. Kaysa po kami doon. Kung hindi po kami umalis, wala na po kami. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang evacuation center sa probinsya ng Cavite na isinailalim na sa state of calamity. Hindi lang physical distancing ang hindi nasusunod, pati pagsusuot ng face mask tila nakalimutan ng ilan. Sa tent na tinutulugan ni na Jocelyn, kasama niya ang tatlong anak at ilang kapitbahay. Paalala ng Department of Health sa mga LGU, dapat pa rin maipatupad ang health protocols para maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Pero kung hindi raw maiiwasan na magkaroon ng distansya sa isa't isa, meron silang mask lahat. Advice din namin, do not stay the whole day inside that tent. Kasi enclosed din yung modular tents na yan, mahirap din po na palagi ang nasa loob. Dapat din daw salain ang evacuees at ihiwalay ang mga makikitaan ng sintomas. Sa gitna ng bagyo at pandemya, naminsala pa ang sunog sa Bacoor. Nag-aantay po kami sa anay sa bagyo, siyempre po yung malakas yung hangin. Pahirapan ang pag-apula ng apoy nila sa lakas ng hangin. Mayigit 500 pamilya ang naapektuhan. Marami sa kanila, walang naisalba gaya ng mga nauna nang lumikas mula sa kanilang tirahan dahil sa bagyo. Kasi kahit kunti po makakuha man lang. Kasi kagaya sa mga pinsan ko rin, kahit damit wala po sila nasalba. Kahit naabo na ang kanilang tirahan, umaasa pa rin silang makakabalik lalo't naroon ang kanilang tirahan at kabuhayan. Mula rito sa Cavite, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa Laguna, ako si Darlene Kay. At mula sa Batangas, ako si Mariz Umali. Kami ang inyo. Saksi! Matapos ang bagyong Rolly, nagbabantaan naman sa ilagang Luzon ang bagyong Shoni. Ayon sa pag-asa, nasa layo itong 605 kilometers silangan ng Basco, Batanes. May lakas ito ng hanging nasa 65 kilometers per hour, bugsong umaabot sa 80 kilometers per hour, at mabagal na kumikilos ng pahilaga. Sa track ng pag-asa, halos hindi kikilos ang bagyo hanggang sa araw ng Miyerkules. Pero sa araw ng Huwebes, posible na itong lumapit sa hilagang Luzon. At kung di magbabago ang kanyang galaw, may tsansang tumawid ang bagyo sa hilagang Luzon sa araw ng Biyernes. Binagyo ang mga pananim kaya tinangay ang kabuhayan ng mga magsasaka. Halos 2 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura na iniwan ng Super Bagyong Rolly. Saksi si JP Soryan. Sa kuha ng drone video kita ang lawak ng pinsala sa iba't ibang bahagi ng Camarines Sur. Pinadapa ng Bagyong Rolly ang mga taniman ng palay at saging sa Barangay Mabolo sa Naga City. Sa Pulpati ang mga Barangay Flor de Lis, Balagba at Bilaro. Kaya laking panghihinayang ng mga magsasaka sa malaking lugi sa kanilang pananim. Wala na po kasi lubog ng lahat sa ano, sa tubig. O tingnan mo, wala nang natira sa amin. Balay, sili, itsay. Umpisa naman. Mag-umpisa na lang ulit. Hindi man direktang naapektuhan ng Bagyong Rolly, nangitim at nabulok ang mga bagong 6 palay sa Pasukin, Ilocos Norte. Hindi kasi agad ito nabilad dahil sa pag-uulan.
Ayon sa Department of Agriculture, nasa 20 hektarya ng pananim ang winasak ng Bagyong Rolly. Nasa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Ito po ang palay po, 68%, followed by high value crops, 28%, then mais ay 3%. So, totaling again, 1.7 billion. Magbibigay naman daw ng ayuda ang DA sa mga naapektuhang magsasaka. We still have out of a balance from the quick response fund of 400 million pesos, Mr. President, na ibibigay rin natin for these various provisions, production inputs for crops, livestock and poultry and fisheries, repair of production, post-production and small-scale irrigation facilities, and provision of other assistance in the form of cars or wildlife animals. Maging ang transportasyon na apektuhan ng pananalasa ng Bagyong Rolly. Ayon kay MIAA General Manager Edmond Leal, mahigit 80 passenger flights ang naapektuhan ng 24-hour closure ng lahat ng terminal ng NAIA. Itinuloy na rin ang mga nakaschedule na flights ngayong araw nang buksan na ulit ang operasyon kaninang alas 10 ng umaga. Yung may mga confirmed flights for today, yun ang unang papaalisin at yun ang bibigyan ng slot. Yung mga flights na pabalik dito na walang laman, ay yun ang susunod na bibigyan ng mga arrival timings in coordination with CAAP. Payo ng MIAA sa mga pasahero. Kung hindi po confirmed for today ang mga flights nila, huwag muna silang tutuloy sa paliparan. They should coordinate properly with the airlines. Pero ilang pasahero pa rin ang stranded sa airport at naghihintay pa ng kanilang flight. Hindi pa po kung kailan. Kaya bukas po ipapacheck ko po siya ulit. Tuko na po na makabalik na po sa ano. Sana walang bagyo. Opo, at makabauwi na sa Iloilo. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Pati ang pagresponde ng Philippine Red Cross sa mga kalamidad gaya ng iniwan ng Super Bagyong Rolly, posible raw maapektuhan ng utang ng PhilHealth. Saksi si Maki Pulido. Isang Philippine Red Cross sa mga sumasaklolo tuwing may kalamidad. Sa pananalasa ng Bagyong Rolly, isa ito sa mga naunang makakalap ng impormasyon ukol sa matinding pinsalang tinamo ng Catanduanes. Pero ayon kay PRC Chairman Senator Richard Gordon, posibleng maapektuhan ang kanilang disaster response kung hindi mababayaran ng PhilHealth ang kanilang utang. Domino effect kung tutusin, lalo't may chance rin anyang manamlay ang donasyon mula sa ibang bansa para sa mga biktima ng Bagyong Rolly. Pag nakita nila yan, sabihin nila, bakit naman hindi kayo binabayaran? Kailangan. Kayo ang isa sa pinakamagaling na recruits in the world. Kung hindi kayo tutulungan ng gobyerno nyo, hindi babayaran, baka kamaya sabihin, dapat kami magbibigay sa yeah. May nagtanong sa akin ganyan, how did it get so big? Habang tuloy ang servisyo ng Red Cross sa swab testing na sinasagot ng PhilHealth at may balanse pa sa utang ito, hindi rin hihinto ang paglobo ng utang ng PhilHealth. Ang balancing ang 461 million pesos naging nasa 477 million na. Minamadali na raw itong mabayaran ng PhilHealth, pero dapat makita natin na yung mga tinest natin ay miyembro ng PhilHealth. So, i-validate natin yan sa sistema kung sila nga ay miyembro at kung sila ay may PhilHealth number na. Among many others, ano. Kung wala naman match sa ating pong database, ay that's the time no, na may panibagong proseso. Ang commitment is all boka. Sinasabi lang, babayaran namin yan, babayaran namin yan. At sinasabi nila, sinecheck raw nila, okay, check it na. Magbayad na kayo. Kung ma-check nyo, kung may hindi pagkakaintindihan, di ayusin natin. I'm pretty sure wala naman kaming niloko dyan. Habang patuloy ang usapin sa utang ng PhilHealth sa Red Cross, patuloy rin ang pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases. Sa pinakabagong datos ng Department of Health, mahigit 2,000 ang new cases. Sa kabuuan, 385,400 ang total confirmed case sa bansa. 29,301 dyan ang active cases o pinapagaling pa. Lampas 7,000 ang bilang ng mga nasawi. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Nasa 300 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Santa Mesa, Maynila, pasado alas 3 ng hapon.
Pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Inabot ng mahigit 2 oras bago idineklarang under control ang sunog. Sa imbestigasyon, hinihinalang nagsimula ang apoy sa isang bakanteng paupahang kwarto. Handang magpaabot ng tulong sa Pilipinas ang ilang malalaking international organization para sa mga nasalanta ng bagyong Rolly. Kabilang po dyan ang United Nations at European Union. Ayon sa UN, bago pa man mag-landfall ang bagyong Rolly, nakikipag-ugnay na sila sa ating gobyerno. Pero agarang matulungan ang mga pinaka-naapektuhan ng mapaminsalang bagyo. Ang EU naman ang ako rin tutulong sa recovery efforts ng bansa. Nakikiisa sila sa hangarin ng mga Pilipino na makabangon mula sa kalamidad. Lubos ang pasasalamat ng mga Pinoy netizens sa 2 Hollywood actor. Parehan sa kanilang pakisampatiya sa mga sinalanta po ng bagyong Rolly. Si Gladiator star Russell Crowe inalala ang mga Pilipino at hiniling ang kaligtasan ng lahat. Si Hulk actor Mark Ruffalo naman nanawagan ding ipanalangin ang mga Pilipino at mag-ready na magpadala ng mga donasyon. Igan sa mga nais pong magpaabot ng tulong, patuloy na tumatanggap ang GMA Kapuso Foundation ng cash donations. Maaari kayong mag-deposit sa Cebuana Lulier o sa pamamagitan po ng website na gmanetwork.com/kapusofoundation/donate. At bago po kami magtapos, aba, inais ko munang batiin na isang maligayang kaarawan, si Igan. Happy birthday, Igan! Maraming salamat at ipagdasal po natin, birthday wish, ha? Ipagdasal po natin ang sinalanta ng Bagyong Rolly na naway makabangon sila mula sa kalamidad. Tulong-tulong po tayo dyan. At yan ang mga istorya ang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Glabby, itong inyong Liga ng Katotohanan. 25 taon nang naghahati ng balita. Ako po si PR Canhel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi!